Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome uli sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang sulat mula sa aklat ng Genesis. Ang tungkol sa Sodom at Gomorrah. Saka pa lamang nagpaulan si Yahweh sa Sodom at Gomorrah ng apoy at asupre buhat sa langit, at ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan at lahat ng naninirahan sa mga lungsod at lahat ng halaman doon. Pero lumingon ang asawa ni Lot at naging istatwang asin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang pinagninilayan ko ang sulat na ito mula sa pahayag mula sa Genesis, tumambad sa isipan ko ang napanood kong video tungkol sa isang sikat na pop star na involved sa isang malaswa at kagigilalas na pangyayari sa buhay. Isang tanyag na si P. Diddy. Nung pinanunood ko, nakakalungkot, no? Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos ng maraming talento, maraming mga kaalaman, pero ang paggamit niya ng talento na iyon at katanyagan ay sumobra. Naging tanyag at nauwi sa mga walang hanggang kaligayahan at kalaswaan. Nakakalungkot na itong isang pop culture star na ito ay isang matagumpay na sana, ngunit bumagsak sa kanyang katanyagan dahil sa kasobrahan sa nangyayari, at nadadawit na rin ang ibang mga tao. Ito ang isang pagninilay sa tingin ko ay napakagandang tingnan natin bilang mga tao, na kapag binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, binigyan tayo ng kasaganaan at mga biyaya ng buhay, huwag nating sobrahan, huwag nating lapastanganin ang biyayang ito. Kaya sa ngayon, nagiging totoo pa rin ang Sodom at Gomorrah dahil ayaw ng Diyos na manatili ang kasamaan, ang kalaswaan, at ang nangyayaring hindi maganda sa mundo ng sining. Kaya isang babala din ito sa mga content creator na maging mapagbantay at mapagnilay sa ating kasalukuyang kalagayan. Gawin natin ang salita ng Diyos na nakatanim sa ating isipan at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, upang manatili tayong nakatungtong sa lupa at nakaugat sa biyaya at kaalaman ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana'y patuloy tayong gamitin ang kabutihan ng kalayaan at katanyagan sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, salamat
sa iyong ibinigay na biyaya sa amin, na sana ang biyayang ito ay magbibigay sa amin ng kasaganaan at kabutihan para sa iba. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So dito po muna ako magtatapos at God bless po sa ating lahat.